sa acid vlogs ay tutulong muna sa paghakot ng kahoy. Medyo matanda to. Hello, acidic followers. So tayo ngayon ay nandito sa Dad Farm B, Bataan. Yan. Hanap tayo magandang process. Yan ang aking bahay na tinulugan. Yan, ito ang kanilang sasakyan na napakaganda. Yan. Tayo mapunta sa kanilang bukirin, ha? Titingnan natin kung ano makikita natin sa kanilang lupang paglalagyan ng iba't ibang uri ng halamang gulay. Pansamantala, wala tayong makikita pa, wala tayong idea kung gaano kalawak ang kanilang taniman. Yan. Pinapaypayan ni Jerome ang aming ulam ngayong tanghalang ito. Ito ay inihaw na tilapia na magbibigay kabusugan sa amin. So napakasipag na magluto para sa amin at kami daw ay mabubusog sa kanyang inihaw na tilapia. Hello, acidic followers. So tayo ngayon ay padalawang araw na dito sa Limay, Bataan. So ito ay isa sa anim na subdivision sa John Parville. So malalaking bahay dito. Yan. Hello, good morning, acidic followers. So, syempre, ang ating pangunahing iniinom tuwing umaga ay ang ating Coke, ha? So, sa acid vlogs ay nasa Limay, Bataan ngayon. So, susundin natin po ng tawin na tayo ngayon. At tayo ngayon ay mapunta naman ng Baguio. At doon tayo magta-travel at makuha tayo ng mga magagandang lugar sa Baguio City. Hindi magkano, are? Hello! So, tayo ngayon ay padalawang araw na sa ginagawa nating travel dito sa Limay, Bataan. So, sabi natin nga nung nakaraan, ang Limay, Bataan ay nagkaroon sila ng Limay Park. O sabi ng magta-tricycle ay tinatawag din buluwagan. So tayo ngayon ay nagpapahinga at dito muna tayo pansamantala. So mamayang gabi ay napakaganda o bandang hapon pagka malilong na ay makikita natin na marami ang mga nagtitinda rito, itong mga boot nila hanggang doon. So mamaya ay masaya kasi ngayon ay mainit pa at bandang hapon ay makikita natin na mga namamasyal dito ay napunta doon malapit sa SeaWorld. At doon sa karagatan naman makikita natin ang napakaraming barko. So mamaya natin sila bibidyohan dahil ngayon sa panahon ngayon ay sobrang init pa. So ito ay tinatawag na Limay Park. Tayo ay galing sa Limay Park. Sobrang init. Kaya naman tayo ay nag-ikot-ikot upang makita natin ang simbahan ng San Francis de Assis na aking nakita. Tayo ay nag-ikot-ikot kasi sobrang init pa sa Limay Park.
Kaya naman tayo ay para hindi masayang ating panahon, naghanap tayo ng simbahan. At nakita naman natin ang simbahan to na napakalinis, napakaganda. At tayo ay ikot muna. Yan. Sa pintuan pa lamang talaga hahanga ka na sa ganda ng simbahang ito, ha? St. Francis de Assis. Napakaganda. Sumusunod sila sa tinatawag na health protocols na pinapatupad ng pamahalaan, ha, para iwas virus sa atin. So, napakaganda. Lakad-lakad tayo. Maghahanap tayo pa na magandang view. Tayo ngayon nasa loob ng simbahan. Yan, napakaganda ng simbahan. Maayos. Kung may problema ka sa panahon ng pandemic, may problema ka sa asawa, may problema ka sa anak, may problema sa kapitbahay pagka nagdasal ka dito sa simbahan ito dahil tahimik ay tiyak maglalahong parang bula ang mga problemang nasa balikat mo. Yan, napakaganda, ha? So tayo ay inikot natin. Yan, kapag kapuno na ang mga tao sa loob ng simbahan, doon sa likuran ay may bulkonahe, pwedeng umupo doon at makinig sa sermon ng pari. Kasi sumusunod sila sa tinatawag na health protocols ng pamahalaan. Yan, tayo ay tumayo, yan, para makahanap tayo ng iba't iba pang bahagi na kagandahan ng simbahan. Yan, napakaganda nga talaga, ha? So, tayo nag-iisip kung saan pa tayo gagawi. Ha, sobrang init kasi, ha? Sobrang init ngayon sa panahon na ito. Yan. Pero sa lawak, sa luang, Diyos Mar Yosef, napakaganda talaga ng lugar na ito. Hello, Asatic followers. So, tayo mabili muna ng Coke, ha? Bibigay natin doon sa nagagawa ng tarpaulin. Hindi natin babagitin kung kanino yung tarpaulin ang ginagawa. Dahil tayo ay teacher, bawal tayo magbanggit ng kung sino mang kandidato ang nagpapagawa ng tarpaulin doon sa Limay Park. Hello, Ascetic followers. So tayo ngayon ay nasa taas ng silip? Tikip. Tikip. From Kalapan po kasi ako, eh. Yan. So tayo ay dinalaw natin ang kaibigan natin si Arturo Espulgar. Tayo ngayon ay namamasyal sa taas ng bundok, ha? So mabait ang mga tao dito.